Dahil si Ricardo ay mayaman at ang kapatid ko ay mahirap lang. Nakakatakot makasamantalahin niya ang kahinaan ng kapatid ko. Hindi, hindi naman ganong klaseng tao si Ricardo. May nabanggit ba siya sa'yo? Sabihin mo. Ha? Kung malinis ang intensyon niya at totoo talaga siya, sasabihin niya sa'yo yun. Oo na, sige na. Ano bang gusto mo? Gusto kong kausapin mo siya. Tanungin mo siya kung ano talaga ang intensyon niya kay Rosario. Kung hindi mabuti, dapat tumigil na lang siya. Marami namang mga babae dyan na kagaya niyang mayaman. Huwag na lang niyang sirain ang buhay ng kapatid ko. Nag-aalala ka ba sa kapatid mo? Nag-aalala ako ng sobra. Tatawagan ko na si Ricardo para malaman mo kung anong nangyari. Sige. Hello? Ako ito, Ricardo. Kumusta? Nag-aaral. Eh, ikaw? Matutulog na sana ako, pero may gusto lang akong itanong sa'yo. Gustong itanong? Oo. Pero hindi galing sa libro. Medyo personal itong tanong ko. Ano yun? Totoo ba na nagkikita kayo ni Rosario, yung kapatid ni Maria Mercedes? Oo, totoo yan. May gusto ka ba sa kanya? Ay, si Mercedes ang nagkwento sa'yo, tama? Oo, pero gusto ko manggaling yun sa'yo. Sabi ko kay Mercedes, gusto kong maging kaibigan si Rosario. Teka, kaibigan lang pero araw-araw mo siyang pinupuntahan sa opisina para sunduin? Masama ba yon? Ricardo, si Maria Mercedes ay masyadong nag-aalala. Iniisip niya na baka lolokohin mo lang ang kapatid niya. Ang sama ng iniisip niya sa akin. Huwag siya mag-alala. Dahil napakalinis ng intensyon ko kay Rosario. At kung sakaling mahulog man ang loob ko sa kanya, makaasa siya na pakakasalan ko talaga ang kapatid niya. Kahit mahirap lang si Rosario? Ano ngayon? Hindi ba pinakasalan mo ang kapatid niya? Oo, pero alam mo kung bakit ko ginawa yun. Pero nagbago na ang lahat. Mahal mo na siya ngayon, hindi ba? Tama. Kaya huwag siya mag-alala sa akin. Nasa mabuting kamay si Rosario. At hindi ko siya kailanman sasaktan. Maliwanag? Gagaan na ang pakiramdam ng asawa ko. Salamat, Ricardo. Magpahinga ka na. Paalam. Anong sabi niya? Pwede ka na ngayong huminahon. Magkaibigan lang si Ricardo at Rosario. Pero sinisiguro niya sa akin na kapag nahulog daw ang loob niya sa kapatid mo, pakakasalan niya ito. Sa tingin mo, nagsasabi siya ng totoo? Oo, Mercedes. Si Ricardo ay tapat at totoo. Kilalang kilala ko siya. Kaya pwede ka nang matulog ng mahimbing at walang masamang mangyayari sa kapatid mo nang dahil kay Ricardo. Magandang kuna to at kumpleto na. Wow! Ginawa niyo ba ito ni Tigna? Hindi. Binili ko talaga yan para sa aking apo. Ay. Na tsak pong lalaki. Kahit na tumagi ka na magkaroon ng sonogram para malaman ang kasarian mo. Gusto nga ni Jorge Luis na gawin ko ang kakaibang pagsusuri na yon para malaman kung lalaki ba o babae ang anak namin. Pero ang totoo niya, natatakot talaga ako. Ay, ang ganda wow, naman ito. Ang ganda niyang kuna. Binili ito ng mama mo para sa akin, Digna. Tingnan mo. Ang galing mong pumili, mama. Ito ang pinakamagandang klase. Siyempre, dapat lang yan sa apo ko. Para sa una kong apo. Ay, napakaswerte naman ang anak ko. O paano? Dahil napagod ako sa pamimili, kaya magpapahinga muna ako sandali. Ay, napakalaki ng pinagbago niyo sa akin. Pagpalain kayo ng Diyos, Madam Alvina. Kalimutan mo ng bagay na yon. Tungkulin ko yon. Basta bigyan mo ako ng napakagwapong apo at bibigyan ko siya ng mga regalo. Ay, magiging kasing gwapo niya ang kanyang papa. Magiging magkamukha talaga sila, alam niyo ba? Gusto kong magkaroon ng dalawang anak. Maganda yon, di ba? Oo. Pero sa panahon ngayon, mas mabuting isa lang ang anak. Ay, anak. Tignan mo, ang ganda talaga. Mamahalin ito. Ay. May sakit ka ba? Medyo nahihilo lang, pero okay na ako. Medyo? Medyo nahihilo? Oo, mahal ko. Pero natural lang daw ito. Anong ibig mong sabihin? Sabi ng doktor at sinigurado niya sa akin,
Nakakuraw ay nagdadalang tao. Maria Mercedes Pacer.